guys, welcome back sa aking munting channel. It's me again, Erica, and for today's video, ay share ko sa inyo yung aking mga na-achieve nung unang abroad at ngayon na pangalawa kahit hindi pa ako tapos. At kung nagustuhan niyo ito guys, please like, comment, and subscribe sa aking channel. At click niyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo kung mayroon akong bagong video. So yun guys, let's get into the video. Guys, ginawa ko ito para makapag-inspired ng mga gustong mag-abroad, tapos yung mga andito na sa abroad na unang beses pa lang nag-abroad. Ang may advice ko lang na sana sa unang abroad pa lang natin ay makapag-invest na tayo. So ako guys ay isa akong single mom at meron akong dalawang anak na lalaki. At being a single mom ay napakahirap makapag-invest. Lalo na sa akin, sa dalawang unang taon na abroad, na pag-abroad ko ay ilang beses na na-hospital yung dalawa kong anak. Pabalik-balik sila ng hospital. Kasi meron yung asthma. So, yun guys. Mahirap para sa akin yung makapag-invest sa hold. At isa pa, mahirap sa single mom ang makapag-invest. Kasi sa'yo lahat. Sa'yo yung foods, yung needs, yung education, yung health ng anak mo. So, kung meron ka pang yaya, so, di ko na, kung meron pa akong yaya, hindi ko na alam kung saan pa ako pupulutin. Buti na lang yung dalawa kong anak na sa pamilya ko, na sa mga magulang ko. Kaya, kahit pa paano, ay hindi ako masyadong nahirapan. Pero doon sa dalawang taon ko na, na pag-abroad nga, maraming beses silang na hospital. Sa Friday pa, ni dinadala ng mama ko kasi para mabilis alam naman natin, mabilis magamot. So, ayun, buti na lang nakakapag-update din ako ng PhilHealth ko, kaya kahit pa paano, nababawasan din yung bayarin. So, makapag-ipon-ipon man ako ng konti, nagkakaroon ng emergency, kaya yun, nadudukot mo yung kunti mong ipon. Halos talaga sa unang abroad mo, hindi mo alam kung paano talaga i-manage yung pera. Yun yung ma-ano ko sa inyo guys, kasi yun ang na-experience ko. Bawa ngayon, sige okay lang, padala ko lahat. Padala lahat kasi next month, ayun, mag-iipon. Hanggang sa matagal ka pa naman uwi, sabihin mo, hindi ka muna... Yung sabihin mo, matagal pa naman ako uwi, kaya makakapag-ipon pa. Pero hindi, lumilipas yung mga buwan na nagkakaroon ng emergency. Hindi ka talaga makakapag-ipon, guys. So, alam ko marami makaka-relate nito kasi meron din ako mga kakilala na pinagtanungan ko rin sila kung may na-achieve ba sila, may napundar ba sila sa unang pag-abroad nila. Ako, guys, hindi ko talaga akalain na magkakaroon ako ng lupa kung hindi lang dineskartehan ng mama ko. So, yun guys, kasi nga, padala sa mga anak ko, tapos kinamama na din, kasi syempre, sila yung nagbabantay. Tulong ko na rin sa kanila yun. Tsaka, panganay din ako. So, gusto ko rin mapaayos yung bahay namin. Kaya kahit pa paano, sa unang pag-abroad ko, napaayos yung bahay namin. Umalis ako, hindi pa yun nata-tiles. Tapos yung iba, yun. Medyo umayos-ayos yung bahay namin. Doon sa kasi yung diskarte ng mama ko, yung nag-ano siya, yung naglo-loan siya sa lending. Tapos, tuwing padala ko, may nasi-share din ako na pambayad doon sa lending na inuutangan niya. So, yun guys, yung dahil nga wala akong naipon kasi every month na pagpapadala ko, halos ubos din lagi pag pinapadala ko kasi sa pangangailangan ng mga anak ko, tapos yun, bayad utang. Kaya nga guys, yun nga, yung sa nakaraan kong video, yung share ko yung story ng sa eczema tsaka sa KP, tiniis ko yun kasi nga wala nga akong naiipon. Gusto ko pag-uwi ko, meron ba lang akong dalang pera
kaya tinapos ko yung kontrata ko. Kasi pag dito, pag tinapos mo yung 2 taong kontrata mo, magkakaroon ka ng bonus. Kaya yun, tinapos ko yun. Para pag uwi ko, meron man lang akong pera na pag nag-stay ka, pag nag-vacation ka doon, yung dahil wala kang trabaho, meron kang pambili ng pagkain. Yung time na yun, yung anak ko, yung bunso ko, nagagatas pa, tapos nag-aaral yung panganay ko. Kaya, ano, kailangan meron akong pera. Tapos pag uwi ko, hayon, sobrang tuwa ko nung, ano, nung pag-uwi ko kasi nakita ko yung lupa. Yung kahit wala akong naipon, nakapundar ako ng lupa, guys, kasi yung mama ko nga, yun nga yung diniskarte niya. Yung nag-loan siya sa lending, kasi pa nag-loan ka sa lending, buo yung pera na makukuha mo. Yun. Yun ang ibinili niya ng lupa ko, worth 30,000 na 10 by 10. Yun. At dun sa 2 taon na ano na pagpapadala ko yun, hinuhulugan niya yung lending na yun na utang hanggang sa makauwi ako at nabayaran na din yun. Tapos yung iba naming utang. So, yun guys. Yun yung na ipundar ko nung unang abroad ko na kahit single mama ko nakapagpundar ako ng isang lupa. Yung anak ko din gusto niya rin na magkaroon kami ng sariling bahay kaya ayun nag ano sobrang saya guys kapag umuwi ka na makikita mo yung ano yung pinagpaguran mo na andoon. Maganda kasi yung mag-invest ka ng lupa, ng mga ano, kasi hindi siya mawawala andoon lang. Marami tayong pwedeng, hindi pa man mapaglagay ng, ano, ng bahay. Pwede mong taniman, pwede mong lagay ng, ano, pwede kayo magtanim. Tapos nung pag-uwi ko, yun, inayos-ayos namin yung bahay. Tapos, ano, yung bago ako bumalik ulit, kasi 2 buwan yung bakasyon, bago ulit ako bumalik, trinay ko lang, nag-loan ako sa Kamalib Bank. Nag-loan ako ng worth 20,000, pero yung nakuha ko ata ay mga 15. Medyo malaki yung tubo. Pero trinay ko lang yun. Pag OFW ka, pwede ka mag-loan sa banko. Kapag ano, co-maker mo yung mama mo or yung ano yung isa sa kamag-anak mo tapos yun nag-loan ako yun binili ko ng gamit sa bahay tapos yun pinaayos ko yung kwarto nagbumili ako ng vinyl para maayos sila yung higaan nila doon sa kwarto namin tapos yun nung andito na ulit ako para ngayon sa pangalawang abroad ko yung naipundar namin ngayon yung ano yung tricycle. Bale, sa akin doon yung ano lang, yung sidecar, kasi yung motor sa kapatid ko, yun na nagtatrabaho din, hinuhulugan niya yung motor, at sa akin naman yung sidecar. Yung sidecar, nagkataon na mayroong nagbenta ng cash worth 9,000, yun. Yung pinadala ko yun ng cash, tapos yung doon sa lupa ko, meron ng kubo pa lang sa ngayon, magkakaroon, papagawaan ko rin ng bahay yon pero kapag ka, okay na. Ngayon, kubo lang muna siya, tapos yung, ano, may mga tanim na rin, pwede na rin, tinaniman na rin na ng mga gulay, tapos yung, ano, yung baboyan. Yung sa ngayon, yung last na padala ko, yun binayad, bali pangalawang batch na yung baboyan. Yung una, na baboy, na ibenta na nila, tapos yun, ginamit sa iba pang pangangailangan para doon sa tricycle. Tapos yung pangalawa, ayun, ngayon, pangalawang batch naman ngayon ng baboyan. So, hindi pa, ayun pa. Yung tuwing padala ko rin ngayon, yun, malaki rin yung na-share ko doon sa pagkain ng baboy. So, yun guys, makapag-inspired ito sa inyo sa mga unang abroad sa ngayon kasi meron ako mga natanungan na kung meron silang na-invest. Yung iba, wala. Sana sa unang abroad natin kasi napakahirap ng buhay natin dito sa abroad. Sana sa unang abroad pa lang natin may maipundar na tayo guys. At huwag tayong masyadong maano sa gadget kasi naluluma.
anuhin natin, mag-invest tayo sa matagal or sa hindi siya nawawala. Tulad ng lupa, yun. Kasi andyan lang yan. Pwede yung taniman, pwede yung lagyan ng baboy, kung hindi nyo pa mapapabahayan. So, yun guys. At sa mga ano na rin, sa mga single mom na rin dyan na syempre hindi tayo panghabang buhay, nasa pudar tayo ng magulang natin. So, at saka yung mga anak natin, gusto rin nila ng magkaroon ng sariling bahay. Kaya yun guys, mag-invest din tayo para sa sarili natin, para sa mga anak natin. So, yun guys, yun lang ang ma-share ko sa ngayon. At maraming salamat sa panonood. At kung ano rin yung na-achieve nyo guys, pwede nyo ilagay dyan sa baba, i-share nyo sa akin. At maraming salamat. Hanggang dito na lang. God bless sa atin lahat at see you in my next video. Bye!